Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Pwede po tayong magkawayan. Ayan, mag-ngitian. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang araw na kung saan ay ipagdiriwang natin ang katapatan at kadakilaan ng ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Kaya dapat makita rin sa ating mga itsura, sa ating mga gestures, na ang Diyos natin ay matagumpay at tayo ngayon ay nagtatagumpay. Salamat sa Kanya at purihin ang Kanyang banal at dakilang pangalan. Ang hapon na ito ay itinakda niya upang tayo ay magkasama-sama. Ito po ay hindi ito isang aksidente o insidente. Ito ay ayon po lahat sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa mga awit po ay nahayag, nawa ang Kanyang pangalan ay huwag nang malimutan. Manatiling bantog hangga't sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ang lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin hari nawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen at amen. Tayo po ay manalangin. O Diyos, tunay na napakadakila niyo nga po. Alay namin sa inyo ang aming puso't isipan, ang lahat po sa amin, O Diyos, higit ang aming pagsamba. Siyasat niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Alay po namin sa inyo ang pagsambang ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila, niluluwalhati, O Diyos. Tanggapin mo nawa ang aming alay na ito, alang-alang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan sa oras na ito. Ang ating pong babasahin ay Joshua chapter 24. Matatagpuan natin siya sa page 238 ng ating Pew Bible. Dahil maiksi na lang po ang panahon na natira sa atin upang aralin itong buong chapter na ito, babasahin lang po natin yung verses 13 to 15. Verses 13 to 15. Tayo po ito yung mga tumayo mga kapatid at bigyan natin ng galang ang pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Joshua chapter 24, verses 13 to 15. I gave you a land on which you had not labored, and cities that you had not built, and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served before the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, gawin mong tunay at wagas ang aming pagbigkas nung mga huling talatang yaon. Gawin mo kaming tapat, O Diyos, upang aming tunay na masabi na as for me and my house,
we will serve the Lord. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan na unawain ang inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito at kalakasan na sundin ito sa aming buong pamumuhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Mari na po tayong maupo. Natitiyak kong kayo natutuwa dun sa tatlong nagpabaptize na ating nakita yung kanilang mga testimonyo. Lalo po namin ikinatutuwa yung pong pangalawa, si Jojo. Dahil siya po ang unang bunga siguro ng ating Ortigas Community Outreach. Narinig niyo ang kanyang sinabi, no? Napadaan lang siya. Magsa-shopping lang ng konti sa galeria sa kanyang pag-uwi. Napadaan siya dito sa harap ng ating church. Meron pong umarang sa kanya. At binigyan siya ng donut at kape. Ang humarang po sa kanya ay ang ating Panginoon. Narinig niyo ang kanyang wika. Ang sabi niya, matagal ko na pong hinahanap. Pero yung araw na po na yun, ang araw ng kanyang kaligtasan. Datapwat siya'y dinala dito ng Panginoon. Hindi po dahil sa GCF kaya siya naligtas. Hindi po dahil sa galing ng nag-share ng gospel sa kanya, kundi dahil sa pagtawag at kagandang loob ng ating Panginoong Diyos. Gayun din si Pat at si Ricky na siyang binaptize din. Narinig nyo sa kanilang testimonyo na kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Siya ay tapat. At yan ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang title po ng ating mensahe, Ang Muling Pagtatalaga ng Bayan ng Diyos. At aaralin po natin ang buong chapter 24 ng Joshua. Ito na po ang huli. Huling kabanata ng aklat na ito na ating pong pinag-aaralan na matagal ng panahon. At ngayon po ay matatapos na tayo dito sa aklat ng Joshua. Mayroon tayong salawikain sa ating bansa na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ang wika namang ibang, hindi lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck, no? Pero ang tama po yun, ang hindi po lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ito ay isang paalala na hindi natin dapat kalimutan ang ating pinanggalingan upang ating mapasalamatan ang ating narating at upang ating maharap ang hamon ng kinabukasan. Bagaman ito ay hindi hango sa Biblia, mayroon siyang taglay na katotohanan. Lalo na dito sa huling pangungusap ni Joshua sa bayang Israel. Ang una natin makikita ay ang pagpapala ng isang tapat na Diyos. Pagpapala ng isang tapat na Diyos. Naging tapat ang ating Panginoon sa Israel sa kanilang nakaraan. Sinabi niya sa Joshua chapter 21 verses 43 to 45 ang ganito. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers. And they took possession of it and they settled there. And the Lord gave them rest on every side just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Sa chapter 23 verse 14, nadaanan natin itong verse na ito. At ito ang central verse ng buong aklat ng Joshua. And now I am about to go the way of all the earth. And you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you
all have come to pass for you. Not one of them has failed. Naging tapat ang ating Panginoon sa nakaraan ng Israel. Una sa lahat, sa pagtawag sa kanilang mga ninuno. Verses 1 to 4. Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and summoned the elders, the heads, the judges, and the officers of Israel, and they presented themselves before God. And Joshua said to all the people, "Thus says the Lord, the God of Israel, long ago your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham, and of Nahor, and they served other gods. Then I took your father Abraham from beyond the river and led him through all the land of Canaan and made his offspring many. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau, and I gave Esau the hill country of Seir to possess. But Jacob and his children went down to Egypt." Naging tapat ang Panginoon sa pagtawag sa kanilang mga ninuno. Mahalaga yung lugar ng Shechem sa kasaysayan ng bayan. Doon binigay kay Abraham ng Diyos ang pangakong lupa. Sa Genesis chapter 12 verses 6 to 7, ang sabi doon, "Abraham passed through the land to the place at Shechem, to the oak of More. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abraham and said to him, 'You to your offspring I will give this land.' So he built there an altar to the Lord who had appeared to him." Doon siya unang nanambahan sa ating Panginoong Diyos. Doon din sa Shechem, nagtayo ng altar si Jacob. Sa Genesis chapter 33 verses 19 to 20, "And the sons of Hamor, Shechem's father, he bought for 100 pieces of money the piece of land on which he had pitched his tent. There he erected an altar and called it El Elohe Israel, God, the God of Israel." Doon din nagtalaga muli ang bayan. Naalala niyo sa Joshua chapter 8, sa gitna ng Mount Ebal at Mount Gerizim, yung pong valley na yon ang Shechem. Mababasa natin yon sa Joshua 8 verses 30 to 35, kung saan ni-recite muli nila ang batas ng Panginoon at kung saan itinalaga nila muli ang kanilang sarili sa pagsunod sa batas na iyon. Sinalaysay ng Diyos dito muli ang sa pamamagitan ni Joshua. Pansinin ninyo sa verse 2, ang sabi ni Joshua, "Thus says the Lord." Ang nagsasabi lang po ng ganun sa Biblia ay propeta. Si Joshua po ay isang general. Pero sa ganitong pagkakataon, siya po ay ginamit na mouthpiece. Siya po ay ginamit na propeta ng ating Diyos. At ang Diyos mismo ang nangusap sa bayang Israel. Yung buong bayan po ang nagtipon dito sa lugar na ito. Hindi po natin alam kung paano nila narinig lahat ang sinabi ni Joshua. Maaring sa pamamagitan ng kanilang mga leader. Pero isinalaysay muli ng Diyos, Diyos mismo, sa pamamagitan ni Joshua, ang kanyang pagtawag kay Abraham at sa bayang Israel. Yung pagtawag po na yun nasa Genesis chapter 11, starting sa verse 31. Ang sabi po ron, "Terah took Abraham, his son, and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and when they had came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Now the Lord said to Abram, 'Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you, and I will make you a great nation. And I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed.'" At yung pong pangakong yun ay natupad
sa buhay ng ating Panginoong Jesus na siyang nagmula sa bayan Israel, na nagmula naman sa katawan ni Abraham. Si Abraham po, mga kapatid, ay hindi Hudyo. Kung atin pong titignan ang kanyang pinanggalingan, siya po siguro ay Iraqi, no? Doon po nagmula, over beyond the river Euphrates, Mesopotamia po ang region na yon. Babylon, later on ang naging pangalan niya. Siya po ay isang sumasamba sa Diyos-Diyusan. 75 years old na po siya nung siya'y tinawag ng ating Diyos. Wala pong dahilan para tawagin si Abraham. Hindi po siya mabait. Hindi po siya sumasamba sa tunay na buhay na Diyos. Ngunit tinawag siya magmula sa kanyang pagsamba sa Diyos-Diyusan upang sumamba at magtapat at maglingkod sa tunay na buhay na Diyos. Mga kapatid, hindi ba't ganyan din ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yung pangako kay Abraham na in you all the families of the world will be blessed ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng bayang nanggaling sa kanyang kalakasan. Hindi po ba sabi sa Ephesians 1, kamangha-mangha ang kanyang pagtawag sa atin na hinirang niya para sa kaligtasan? Kung papaano pinili at tinawag ng Diyos si Abraham at kanyang ibinuo ang bansang Israel sa kanyang kalamnan. Ang sabi sa Hebrews 11, mahina na po si Abraham. Barren na po si Sarah. Impotent na po si Abraham. Ngunit kahit gayon po ang kanilang katandaan at kalagayan, sila po ay nagkaroon ng anak, si Isaac. Si Isaac ang pinagmulan ng buong bayang Israel. At magmula kay sa bayang Israel, nagmula ang ating Panginoong Jesus na siyang naging tagapagligtas natin. Sa Ephesians 1, verses 3 to 14, babasahin ko lang ang ilang talata. Ang sabi doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him." Kailan? "Before the foundation of the world." Para saan? "That we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace." Meron bang dahilan ng Diyos na piliin kayo para maligtas? Before the foundation of the world, no, hindi pa kayo pinapanganak, hindi pa pinapanganak ang inyong mga ninuno, wala pang pinapanganak, wala pa kayong ginagawa, wala pa kayong sinasabi, wala pa kayong sinasamba. Pinili niya tayo before the foundation of the world. Paano ba yung pastor? Hindi ko alam. Pero nasa isip at puso ng Diyos, ang bawat isa sa atin na pinili niya upang maligtas, kasama na dun si Abraham, kasama din na rin dun mga kapatid, tayong lahat. Kamangha-mangha ang kanyang pagpili kay Abraham. Kamangha-mangha gayon din ang kanyang pagpili sa bawat isa na sumasamba sa kanya ngayon. Mga kapatid, naging tapat ang Diyos hindi lang sa pagtawag ng mga ninuno ng Israel, kundi sa pagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin. Tingnan natin yung verses 5 to 7. So alam na natin, "But Jacob and his children went down to Egypt." Yun ay isang prophecy na binigay ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, na siya ay ang kanyang mga ninuno ay mapupunta sa isang bayan na hindi kanila for 400 years at sila ay aalipinin. At gayon nga nangyari sa kanila sa Ehipto. Alam naman natin kung bakit sila napunta sa Egypt. Dahil niiwasan nila ang tagutom. At doon itinayo ng ating Panginoon ng isang deliverer. Ang pangalan niya ay si Joseph. Si Joseph na anak ni Israel.
At siya ang naging daan upang sila ay maligtas. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ang sabi sa Exodus 2, sumigaw ang mga Israelita sa Diyos sapagkat sila inaapi sa pagkaalipin sa Egypt. So verse 5 na Joshua 24, "And I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt with what I did in the midst of it, and afterward I brought you out." Exodus 7 hanggang 12, yung sentence na yun, sinummarize ng Diyos dito. "Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea," ito yung Red Sea, "and the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea." Naalala nyo, sila ay naipit between the sea and Pi-Hahiroth and Migdol. No? Nasa Exodus 14, wala silang pwedeng takbuhan, kundi ang dagat. So anong ginawa ng Diyos? Hinati niya yung dagat para sila ay makatawid sa kabila. "And they cried to the Lord," Exodus 14:10 yan, "and He put darkness between you and the Egyptians and made the sea come upon them and cover them. And your eyes saw what I did in Egypt, and you lived in the wilderness a long time." Yung pong sentence na yon ay from Exodus 14 hanggang sa katapusan ng Exodus. "You lived in the wilderness a long time, 38 to 40 years. Nakita nila kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea. Nakita nila kung paano niligtas ng Diyos ang bayang Israel. Nakita nila kung paano pinatay ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa kanila. Kung paano sila denied in the morning by a cloud, di man lang sila nasinaga ng init ng araw. At kung paano sila denied in the evening with a column of fire. Nakita nila, mga kapatid, sa ganoong kaparaanan, ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila. Sino sila? Yung sabi ni Joshua dito, "And your eyes saw what I did in Egypt." Yung mga bata. Bata pa lang sila nung nakita nila lahat ito. Nagdaan na sila sa wilderness 40 years. Lahat nung generation na yon nangamatay dahil hindi sila naniwala na maganda ang promised land na pwede nilang talunin. So ang ginawa ng Panginoon, worried kayo sa inyong mga anak? Ang inyong mga anak, makakatawid. Kayo hindi. So ang lahat ng 20 years old and up, namatay sa wilderness. Sino lang natira? Si Joshua at si Caleb. So yung mga batang ito, kung ang pinakamatanda noon ay 19, pagpasok nila dito sa promised land, 58 na po yung pinakamatanda. Yung pong generation na yon, naalala nila. Nakita nila kung paano hinati ng isang ihip ng hangin ang dagat ng Red Sea. At kung paano sila tumawid sa tuyong lupa para sila ay makaligtas sa kapahamakan. Naging tapat ang Diyos sa pagliligtas sa kanila, mga kapatid, sa ilang, binigyan sila ng gabay ng Diyos. Sa ilang, binigyan sila ng pagkain ng Diyos. Sa ilang, binigyan sila ng tubig ng Diyos. At kanyang paulit-ulit na pinatawad at sinaklolo sila kahit na sila ay matigas ang ulo, kahit na sila ay hindi sumusunod sa kanya, kahit na sila ay patuloy na nagre-rebelde sa kanya, tapat ang pagliligtas ng ating Panginoon mula sa kanilang pagkaalipin. Gayun din, di ba mga kapatid, kapuri-puri ang kanyang pagliligtas sa atin mula sa bingit ng kapahamakan sa ating mga pagkakaalipin sa kasalanan. Sabi sa Romans 5, starting sa verse 8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." While we were still sinners, kamuhi-muhi tayo sa Diyos. Karimari-marim tayo sa kanyang paningin.
while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore, sabi dito, we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved by Him from the wrath of God? For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, how much more now that we are reconciled shall we be saved by His life? Nagdududa ba kayo na kayo'y ligtas? Kung kayo'y niligtas niya habang kayo'y makasalanan, lalo pa ngayon kayo ay Kanya nang tinubos. Hindi ba tunay na ililigtas niya tayo? More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Naging tapat ang Diyos sa pagliligtas, sa pagkaalipin ng Israel at sa pagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Pangatlo, naging tapat ang Diyos sa paggabay sa kanilang paglalakbay. Tingnan natin yung verses 8 to 10. Then, I brought you to the land of the Amorites. Ito po yung east of the Jordan. Ito po yung land ni Og at yung the land of Bashan, yung lupa ng mga Amorita, no? Who lived on the other side of the Jordan, yung east of the Jordan. They fought with you, and I gave them into your hand, and you took possession of their land, and I destroyed them before you. Then Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose and fought against Israel. And he sent and invited Balaam, the son of Beor, to curse you. But I would not listen to Balaam. Indeed, he blessed you. So I delivered you out of his hand. Ito pong napakagandang kwentong ito. Hindi ko na po babasahin dahil mahaba. Dito ginawa ng Panginoon na mangusap ang isang asno. Yung donkey, no? Hindi yung donkey sa Shrek, no? Yung donkey dito sa Numbers 22. Pinapalo siya ng pinapalo ni Balaam dahil hinaharang siya nung donkey. Kinausap siya tuloy nung donkey. Kung kayo, kausapin kayo ng donkey. Kung papalagay ko, matatakot din kayo. No? Hindi niya pinahintulot na magbigay ng sumpa si Balaam, isang bulaang propeta sa bayang Israel. Kanyang ginabayan ang kanyang bayan sa kanilang paglalakbay sa lupa ng mga Amorita. Kanyang pinaglaban ang kanyang bayan at binigay sa kanila ang lupang yaon. Doon po natira, kung naalala nyo sa ating lesson, yung 2.5 tribes ni Manasseh, ni Reuben at ni Gad. Yung pong area na yon, ang land of the Amorites na kanilang tinalo si Sihon at si Og at yung mga Moabita. Gayun din, di ba mga kapatid, katuwang din natin ang kanyang Espiritu Santo sa ating buhay Kristiyano na kung paano ginabayan ng Panginoon ang pakikipaglaban, pananakop ng bayang Israel sa lupang pangako, gayon din tapat ang ating Diyos sa pananahan ng kanyang diwang banal sa ating mga puso't isipan upang tayo ay kanyang gabayan. Ang sabi sa Romans chapter 8, verses 14 to 17, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him." Meron pong pagsubok, meron pong paghihirap sa ating paglalakbay at pananakop ng ating buhay Kristiyano. Ngunit kung paano ginabayan ng Diyos ang kanyang hinirang na bayan sa kanilang paglalakbay at pakikidigma, gayon din katuwang natin ang kanyang Espiritu Santo sa ating buhay espiritual. Pangapat, naging tapat ang Diyos sa pagbibigay ng tagumpay sa bayang Israel. Tingnan natin yung verses 11 to 13.
And you went over the Jordan. Ito na, napag-aralan na natin ito, no? And you went over the Jordan and came to Jericho. And the leaders of Jericho fought against you. And also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. And I gave them into your hand. And I sent the hornet before you. Yung hornet po ay isang napakalaking insekto. Parang bubuyog. Mas malaki pa po sa bubuyog yan. Parang putakti, no? Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung putakti, no? Yung hornet po, mas malaki po doon. Masakit po yun. At lalagnatin kayo pag kayo'y nakagat noon, no? Pero hindi po actual hornets ang kanyang pinadala. Ang ibig sabihin lang po nito, isang simbolo na siya ang makikibaka para sa kanyang bayan. I sent the hornet before you. Isang simbolo ng pakikipagbaka niya sa kanyang bayang hinirang. I sent the hornet before you which drove them out before you, the two kings of the Amorites, si Og at si Sihon. It was not by your sword or by your bow. Alam natin yon, di ba sa Joshua chapter 10, nagpaula siya ng hailstone, ang tinamaan lang yung kalaban at hindi ang bayang Israel. Sapagkat ang Diyos ang siyang nakibaka para sa kanila. Tapat siya sa pagbibigay ng tagumpay sa kanyang bayan. I gave you a land, sabi sa verse 13, on which you had not labored, and cities that you had not built, and you dwell in them. Sabi nga kanina ni Pastor Noel Pabiona, para kayong nakaswerte ng bahay at lupa na ready for occupation. No, hindi na kayo kukuha ng building permit, hindi na kayo kukuha ng occupation permit, hindi na kayo magpapagawa, hindi na kayo magpapafinish, hindi na kayo bibili ng furniture. Meron ng furniture, dadatnan nyo na lang. Ganun po nangyari sa kanila. Nagkaroon sila ng mga ubasan na hindi nila tinanim. Nagkaroon sila ng mga farm na hindi nila pag-aari noon. Mga kapatid, yan po ay pangako sa Israel. Pangako yan ng Diyos sa kanila. Sa Deuteronomy 6:10, ang sabi niya, and when the Lord your God brings you into the land that He swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant, when you eat and are full. Natupad ang pangakong yun. Pinaalala muli ng Diyos sa kanila kung paano niya sila binigyan ng tagumpay sa kanilang pagtawid ng Jordan patungong lupang pangako. Gayun din mga kapatid, kalakasan natin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pakikibaka sa buhay na ito. Kaya sabi niya sa Ephesians 6:10, we do not war against flesh and blood. Kaya kailangan natin yung armor of God. Kaya kailangan natin yung sword of the Spirit, ang salita ng Diyos. Nang sabi niya is sharper than a two-edged sword sa Hebrews 2:12. Cutting through bone and marrow into the insides of the human being. Siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin at nagbibigay ng tagumpay sa ating pakikibaka. Hindi ba't sinabi niya sa Romans 8, verses 35 to 37, who shall separate us from the love of Christ? Sino kaya magtatalo sa inyo? Kayo ba'y kung minsan nangangamba na baka hindi kayo ligtas? Baka ako ay mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Pero ang sabi ni Pablo, sa inspirasyon ng Diwang Banal, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, sabi ni Pablo, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. Bakit?
sapagkat siya ang ating kanihig, siya ang ating sanggalang, siya ang ating kasama at kalakasan sa ating pakikibaka, sa ating buhay Kristiyano. Napakahirap ng buhay, di po ba mga kapatid? Maraming suliranin, maraming problema, maraming sakit. Ako po reklamo ako ng reklamo sa aking pamilya. Kawawa naman po sila. Silang nakakarinig ng aking reklamo. Pinaalala nga ng aking panganay na anak kanina habang nakikinig kami ng sermon. Sabi niya, Dad, binless ka ng Diyos. Naging tapat siya sa iyo. He has been faithful to you. Marami siyang blessing na ibinigay sa iyo. Sabi niya, kasama na ako doon. Sabi ng anak ko, no? Hindi ko na tinalo, no? Dahil maganda ang kanyang paalala sa akin. Sabi niya, imbis na magreklamo ka, dapat magpasalamat ka. Napakasakit po marinig yun sa isang anak, pero tama siya, no? Tama siya. Marami po akong nararamdaman sa aking katawan, no? Marupok na po ang aking pangangatawan. Ngayon po habang ako ay nagtuturo sa inyo, pinupulikat po ang dalawang legs ko, no? Pero dahil po alam ko na ang Diyos ang magpapatibay sa akin, nagpapatuloy po tayo. Nagpapasalamat po tayo. At sabi ko sa kanya kanina habang tayo nananalangin, Panginoon, alam ko naman na ako ay nasa gitna ng iyong kaway. Kung ano man ang mangyari sa akin, ako ay nasa iyo. Kung ako'y pagalingin mo at lumakas ang aking mga paa, purihin ka. Kung hindi man, papasalamatan ka pa rin namin. At napakaganda nga nung inawad kanina ng mga ating mga singer. Salamat na lang sa papuri. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. Napakatandang kanta. Bago pa lang po akong pastor nung nauso po yung papuring song na yan. Pero napakaganda po na isang awit ng papuri sa isang puso na nagpapasalamat sa katapatan ng Diyos sa atin. Ating purihin siya sa ating puso at isip, sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Pagkatapos niyang ipaalala ang pagpapala ng isang tapat na Diyos, ang Diyos mismo ang nagpaalala sa kanila. Si Joshua naman ang nagpaalala sa kanila ng kanilang pagtatalaga bilang isang bayan ng Diyos. So ito ang pagtatalaga muli ng bayan ng Diyos. Nararapat lang na maging tapat sila sa kanilang paglakad bilang piniling bayan ng Diyos. Sinabi sa chapter 23 ni Joshua, nung kinausap niya yung mga leader, sa verses 6 to 8, sabi niya, Therefore, be very strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, turning aside from it, neither to the right nor to the left, that you may not mix with these nations remaining among you, or make mention of the names of their gods, or swear by them, or serve them, or bow down to them. But you shall cling to the Lord your God, just as you have done to this day. Kailangan yung kumapit. Kumapit ng mahigpit. So hiningi niya ang pagtatalaga ng bayan. Una sa lahat, sa pagpapasya na tumalikod sa Diyos-Diyusan at sumamba sa buhay na Diyos. Tingnan natin yung verses 14 to 18. Now therefore, sabi ni Joshua, Now therefore, dahil sa katapatan ng Diyos, now therefore, dahil binigyan na niya kayo ng mga lupain, ng mga bahay, ng mga orchard, now therefore, sabi niya, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served before the river and in Egypt and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Then the people answered. Ito ang sagot nila. Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the house of slavery, and who did those great signs in our sight and preserved us in all the way that we went and among all the peoples through whom we passed. Hop. Alam ko may oras pa ako eh, no? Pero meron yata tayong timer, no? Oh. Sandali na lang, matatapos na ako. Ay, salamat. Oh. Ang sabi dito, and the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites who lived in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. Nagpasya sila, mga kapatid. Nagpasya sila. Sa pamamagitan ni Joshua, pinamukha ng Diyos sa kanila na kahit na siya ay nagpakita ng kanyang pagmamahal, paglingap at pakikipaglaban para sa kanila, patuloy pa rin silang sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Pansin niyo ba yun sa verse 14? Ang sabi niya, put away the gods that your fathers served. Put away the gods. Bakit? Nasa kanila pa. Meron pa silang mga bitbit na mga Diyos-Diyosan. Siguro yung pusa na kumakaway. Para daw swerte. No? Baka may bit-bit silang ganon na mga Diyos-Diyosan. Tao tayo ng tao, mga kapatid. Baka mamaya may mga tindahan kayo na may mga ganon. Ha? Mag-i-inspect ako, mag-o-audit kami. No? Spot audit para hindi nyo alam kung kailan kami dadalaw. Pero meron pa rin silang mga Diyos-Diyosan. Hindi naman kailangan imahin. Kung minsan ang Diyos-Diyosan natin, yung sarili nating asawa na mas mahal natin kaysa sa Diyos. Sarili natin mga anak na mas iniibig natin kaysa sa Panginoon. Sarili nating karir, kotse, bahay, pag-aari, salapi na nauuna sa ating puso kisa sa Kanya. Ang sabi niya, put away the gods. Put away the gods. Naglatag siya ng hamon sa kanila na magpasya kung sino ba talaga ang kanilang sasambahin. No? Sabi niya, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, para siyang sarcastic, no? At kung masama sa loob nyo, sabi niya, na paglingkuran ng Diyos nyong tapat, kung masama sa loob nyo, ganyan siguro mukha ni Joshua nung sinasabi niya. No? Choose this day whom you will serve. Sino ba ang inyong paglilingkuran? Alam nyo, kung hindi nyo paglilingkuran ang ating Diyos, meron kayong paglilingkuran na iba. Yung pong mga kaidaran ko dito, 1979, merong sikat na kanta si Bob Dylan. Ha? Everybody serves somebody. Tunay yung awit na yun. Everybody serves somebody. You gotta serve somebody, sabi ni Bob Dylan no 1979. At tunay yun, kung hindi ang Diyos, meron kayong paglilingkuran na iba. At alam nyo kung sino ang paborito nating paglingkuran, nasambahin, ang ating sarili. Ang ating sarili, ang pinakamalaki nating Diyos-Diyosan. Ang sarili nating gusto, sarili nating kalooban, sarili nating daan, sarili nating hilig, sarili nating pagnanasa, sarili nating ambisyon, sarili nating kagustuhan. Yan ang pinakamatindi nating Diyos-Diyosan. Ang ating sarili. Kaya sabi ni Kristo Jesus, whoever wishes to come and follow me, you shall deny yourself. You take up your cross daily and follow me. Whoever does not love me more than father or mother, whoever does not love me more than family, whoever does not love me even more than self,
cannot follow me, sabi niya. Tayo pinakamalaki nating Diyos-Diyosa. Pinakamatindi nating kalaban. Kaya talikuran natin, mga kapatid, ang huwad at lumakad ng tapat sa liwanag ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, "Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God." Sa atin nananahan ang kanyang diwang banal. "As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty." Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 7, "Therefore, do not become partners with them, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light." Hindi na po tayo bahagi ng salimputan. Tayo po ay kanya na. Tayo po ay tinubos niya sa sarili niyang dugo. Tayo po ay hindi natin pag-aari ang ating sarili. Wala na po ang ating sarili. Tinalikuran na natin ang ating sarili. Yung mga nagpabautismo kanina, nung sila ay inilubog, isang simbolo ng kanilang pagkamatay sa kanilang sarili, at nung sila ay binangon, simbolo ng kanilang pagkabuhay na maguli sa isang bagong buhay kay Kristo Jesus. So ang lahat sa atin na dumaan na dyan, sa ating puso at isipan, tayo po ay tumalikod na dapat sa ating mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, huli sa lahat, sa pagtatalaga ng bayan sa tapat na paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Verses 19 to 28, sabi ni Joshua, "You are not able to serve the Lord." Ha? Sabi na nga namin, "We will serve the Lord, we will love the Lord." Sabi ni Joshua, "You are not able to serve the Lord. For He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do harm and consume you after having done you good." Anong ginagawa niya? Ni-express niya ang kanyang duda. Bakit? Kasi itong mga taong to, matigas din ang ulo eh. Di ba? Matigas din ang ulo nila. Naalala niyo nangyari sa Ai? Naalala niyo yung nangyari nung nilapitan sila ng mga Gibeonites? Naalala niyo sa chapter 13 na hindi pa nila lubos na pinapalayas ang lahat ng kanilang kalaban? Siguro ito ay expression ng kanyang pagdududa. Pero malamang, mga kapatid, ang sinasabi niya, bago kayong mangako sa Diyos, dapat hindi mababaw ang pangako niyo. Alamin niyo ito. He will turn and do harm and consume you after having done you good. So nung tugon ng mga tao, and the people said to Joshua, "No, but we will serve the Lord." Then Joshua said to the people, "You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord to serve Him." Yun ang kanyang pakay. Seryoso ba talaga kayo? "Yes, we will serve the Lord." Ayan. Sinabi niyo ulit, "We will serve the Lord. You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord to serve Him." And they said, "We are witnesses." So sinabi nila, "Pexman, cross my heart, hope to die." Yun sinabi nila. He said, "Then put away the foreign gods." So, habang sila ay nagpe-pexman, no? "Cross my heart, hope to die." May hawak silang Diyos-Diyosan sa likod. Eh, loko pala itong mga to eh.
Kaya alam ni Joshua ang kanilang mga puso. Alam nila na sila ay traidor. Ang kanilang mga puso ay hunyango, hungkag, balimbing. Datapwat kasiya'y nagbabala sa kanila. Then put away the foreign gods that are among you and incline your heart to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, pangatlong beses na to, the Lord our God we will serve and His voice we will obey. Pansin nyo, merong nawawalang word doon. And His voice only we will obey. Wala yung only, di ba? Hinahanap ko yung only eh, wala eh. Ewan ko kung sinadya nila yun. And His voice we will obey. So, Joshua made a covenant with the people that day and put in place statutes and rules for them at Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God. And he took a large stone. Ugali niya to, di ba? Tinuwid, tumuwid sila sa river, naglagay sila ng stone. Pagdating nila sa Gilgal, naglagay sila ng stone. Nung pinatay nila sa Achan, sa Acor, naglagay siya ng stone. Palagi siya may stone. Si Joshua, mahilig sa rock. No? Mahilig siya sa rock. Ang ating Panginoon is the rock of our salvation. Di ba? Naglagay siya ng stone, shall be a witness against us, for it has heard all the words of the Lord that He spoke to us. Therefore, it shall be a witness against you, lest you deal falsely with your God. So Joshua sent the people away, every man to his inheritance. Paulit-ulit niyang tiniyak. Sinabi niya, sigurado ba kayo? One. Sigurado ba kayo? Twice. Sigurado ba kayo? Three times. At sumagot sila, we will serve the Lord once. We will obey the Lord twice. We will serve the Lord three times. Gayun din, mga kapatid, sa ating paglakad. Sorry po, medyo lumampas na po tayo sa ating oras. Tatapusin ko na po ngayon. Sa ating paglakad sa ating lupang katawan, sa ating buhay espiritual, dapat paulit-ulit din natin itinatalaga ang ating sarili. Kaya sinabi ni Kristo sa Luke 9:23, whoever comes to follow me shall deny himself, take up the cross daily. Daily, mga kapatid. Daily. Paulit-ulit niyong alalahanin ang krus ng Kalbaryo. Daily. And follow me. Alam niyo, hindi nagtagal at pumanaw din si Joshua at si Eleazar. Makikita niyo yun sa verses 29 to 33. Naging tapat ang Israel sa kanilang pangako at panata habang buhay si Joshua. Sabi sa verse 31, Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua. Napakagandang testimonyo sa kanya nung siya ay nilibing bilang servant of the Lord. Wala siyang ibang title, wala siyang ibang kahit na anong karangalan. Ang tangang tinanggap niya lang, he is a servant of the Lord. Sumunod ang bayang Israel habang siya ay buhay. Ngunit katulad ng kanyang pangamba, sa verse 19, di ba sabi niya, you are not able to serve the Lord. Pangamba niya po yun eh. Hindi laging naging tapat ang Israel at sila ay lumayo sa Diyos, nakalimot sa kanyang mga ginawa, sumuway sa kanyang mga salita at napahamak. Judges chapter 2, 11 to 14, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. They went after other gods from among the gods of the peoples who were around them and bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals and the Ashtaroth. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers who plundered them, and he sold them into the hand of their surrounding enemies so they could no longer withstand their enemies. Lungkot, no? Tatlong beses nila inulit, pero hindi naging sapat. Ngunit tapat ang pangako niya, tapat sa pangako niya ang Diyos,
na darating at ang araw at ang kanyang piniling bayan ay manunumbalik sa kanya at sasambahin siya magpakailanman. May pangako siya sa Romans 11:25. Lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins. As regards the gospel, they are enemies for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of you, their forefathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For just as you were at one time disobedient to God, but now will receive mercy because of their disobedience. So they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you, they also may now receive mercy. For God has consigned all to disobedience that he may have mercy on all. Oh, the depth of the riches and the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. For who has known the mind of the Lord and who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him, through him, and to him are all things. To him be glory forever. Amen. Tapos na po ang ating service. Maaari na po kayong umuwi. Maraming salamat po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, in partnership with Far East Broadcasting Company, Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.